Magandang umaga sa ating mga estudyante na kumukuha ng research and tourism. Kung kayo ay bahagi ng klase na TCP 317.1 o research and tourism, ay tama yung napasukan nyo na kurso, kasi ito ay paghahanda para sa inyong unang tatlong kabanata ng inyong gagawin sa thesis. So alam ko na nahihiwagaan kayo doon sa mga module na binahagi ko sa inyo, at malamang yung mga readings din tungkol sa Philippine Studies ay marami kayong mga katanungan. Pero mahalaga yung mga tanong na yun, at maliban sa akin ay pwede nyo din pag-usapan sa inyong mga grupo o mga pangkat. So kung nakita nyo na yung ating nilalaman sa Google Classroom, so yun ay mga material sa research and tourism. So meron tayong tatlong section. So yung karamihan sa inyo ay naging mag-aaral ko na rin dati nung kayo ay first year sa arts appreciation. At meron tayong mga ginawa dati na familiar na, pero ngayon na kayo ay nasa ikatlong taon na, ay inaasahan ko na marami na ang nadagdag sa inyong mga kaalaman. So mahalaga dito ay meron tayong access dun sa GC at sa Google Classroom, at kung sakali na meron pa rin mga pangailangan ay pwede naman ako magbigay ng mga naka-print na kopya. O kaya yung mga kaklase nyo na meron namang kakayahan, yung kasama nyo sa grupo ay pwede nyo naman ipag-print yung mga kasama nyo. So nasa new normal na tayo, kaya ganito, at marami tayong gagawin na hindi tayo palaging magkasama. Pero asahan nyo na nandito lang naman ako bilang inyong mentor, hindi lang inyong guro sa research and tourism. So pasadahan ko lang yung isang module natin para makuha nyo kung ano yung siste. So kayo ay nasa module 1. Yung grupo nyo sa module 1 tsaka sa module 2 ay pareho. Pero huwag kayong magtaka kung bakit sa module 3 tsaka module 4 ay magkaiba na yung inyong mga grupo. So ayos lang yun. So itong cultural education ay programa ng National Commission for Culture and the Arts, at ito ay binibigay sa mga teacher scholar. So yung mga nilalaman nito ay para sa graduate diploma in cultural education. Pero pwede itong gawing gabay, at pinagpaalam ko na ito sa ating tagapangulo ng tourism management, si Ma'am Rasa. So yung iba dito mga objective ay para naman ito sa lahat, hindi lang sa mga teacher scholar, kundi para din sa mga mag-aaral natin sa research in tourism. So ang mahalaga dito, kahit hindi naman kayo teacher scholar, ay tayo ay nasa daigdig na tinatawag na VUCA. So yung VUCA, mababasa nyo, ay may kinalaman sa volatility, sa uncertainty, complexity, at ambiguity. So nadyan naman yan doon sa unang objective. So kahit hindi kayo tourism management, o kahit kayo ay estudyante, ay tayo o lahat ay nadito sa daigdig na VUCA. Pangalawa, mapaliwanag din natin kung ano ang pagbabago sa Education 4.0, kasi sumasabay ito sa Industrial Revolution 4.0, o yun FIRE, Fourth Industrial Revolution. So yung klase ng edukasyon na meron tayo, kay may COVID wala, ay nasa 21st century na. So kahit noon first year kayo, naninibago kayo, lalo ng maraming pagbabago ngayon na nasa COVID na pandemya tayo. So ang mahalaga dito ay mapasadahan lang natin kung ano yung cultural education, cultural literacy, at culture-based education. Kasi noong unang panahon, noong 20th century, kung kailan nagsimula ang public school system, bago yun, wala naman paaralan, walang mga school, walang kurso, walang tourism management. So ang meron ay yung ating kultura.
at kalinangan at doon tayo natututo. So kailan lang nagkameron ng formal na edukasyon at dati ay wala pa. Kaya bago tayo mapunta to sa Education 4.0 ay noong 20th century hindi pa Education 4.0. Pero na dito na tayo ngayon sa 21st century. Kaya kung ano yung pagbabago, yun ang kailangan natin maintindihan para matuto tayo kung paano tayo natututo. So learning at meta-learning. At mahalaga dito, yun natin output dito, yung annotated bibliography ay magagabayan kayo para pumili ng mga akmang paksa para sa inyong thesis. So kung hindi yan aligned o may kinalaman sa cultural education, cultural literacy o culture-based education, huwag kayong mag-alala. So ito ay gabay lang natin. So yun nating module, binubuo ng hindi bababa sa limang bahagi. So yung unang bahagi ay tinatawag natin launching. So bago tayo sumakay ng eroplano o ng bangka o ng auto ay kailangan natin maghanda sa paglalakbay. So pinapaliwanag dito sa bahagi na to bakit pinag-aaralan yung kultura at yung kultura mismo ang gabay natin sa ating pag-aaral. So basahin nyo na lang na mas detalyado at nasa inyo naman itong panahon kung kailan nyo to gagamitin. Tapos ang ikalawang bahagi ay mayroong mga film screening. So huwag tayong dumiretso kaagad sa Google. May mga link dito. At para matiyak ko na kayo ay dumaan dito, magbibigay ako sa inyo ng maiksing quiz lang. So hindi ko ibibigay yung schedule pero agad-agad ay kung meron tayong sabay na panahon na ibibigay ko sa inyo itong maiksing quiz. Limang tanong lang naman ito. Tapos ang kasunod na bahagi ay navigating. So pag nakasakay na tayo sa auto o sa bangka o sa eroplano, eh nabasa na natin yung mga babasahin. So kailangan ay masagot din natin itong mga comprehension questions na to. So nandito na yung sinasabi natin na VUCA. So yung volatility, uncertainty, complexity at ambiguity. So kahit hindi sa cultural education o literacy o culture-based education, ito ay magagamit nyo pa rin kahit sa tourism management. At ang pangatlong bahagi ay exploring. So kung tayo ay tumatakbo na, meron na tayong momentum, so medyo mas malalim yun ating mga tanong. At sa punto na to, pwede na natin itong gawin na kasama natin mga kasama sa grupo. So mas critical yung mga tanong dito. At pag nakaabot kayo sa punto na to, mahirap na itong gawin ng mag-isa lang. So dapat may mga kasama na tayo. At pang-apat na bahagi, maliban dito sa module na to, doon sa napanood nyo o nabasa nyo, meron din kayong madidiscovery. So meron din tayong mga kaibigan sa Philippine Normal University. Ito yung kauna-unahang pamantasan sa Pilipinas na nagbibigay ng degree sa mga teacher. Kaya yung mga magagaling natin mga guru ay galing dito sa PNU. Pero syempre, dumami na yung pamantasan. Hindi na lang PNU ang nagbibigay ng BS educational degree. So sa South Luzon, yung kumpare ko si Dr. Rodrigo Abenes, so siya ay nagsimula nitong sa South Luzon na PNU na may kinalaman sa lukad. So alam niyo naman kung ano yung lukad, paglulukad, yung pagnyunyog. So kung interesado kayo, tingnan niyo tong link na to kung paano kinukumpara yung pagnyunyog, paglulukad sa pagkatuto o sa learning. At ganun din, nabanggit ko na sa inyo, NCCA, yung cultural education. So meron din tayong konting ambag dito sa pagsasanay sa edukasyong pangkultura kung gusto nyo malaman kung anong ginagawa sa cultural education. At sa labas ng Pilipinas, ay meron din tayong ugnayan sa Inter-Asia Cultural Studies. So hindi ako personal nakapunta dito, wala pang COVID nito, pero meron tayong panel discussion dito. At kung gusto nyo malaman kung anong atin paksa, pwede nyo basahin yung sample ng kanilang programa at yung mga abstract at makikita nyo kung ano pa yung mga babasahin na makapukaw sa inyong interest. So ang huling bahagi ay maneuvering. So nandito yung mga gawain. So parehong individual na gawain at para sa pagwawasto, so hindi naman lahat ng gagawin natin ay automatic na tama. Kaya ang ilalagay natin dito, gagawa tayo ng sarili natin dokumento,
gumawa tayo ng sariling table na mayroong mga ganito, mga row tsaka mga column. So yung mga column, yun yung pababa o sa crossword puzzle. At yung mga pahalang, yun naman yung mga row. So pareho to, may column at mga row. So kailangan masanay na tayo kung paano gumawa, gumamit at maglagay kung ano ang nakalagay dito sa paksa, sa mga pamamaraan at ano ang mga resulta. At may minimum dito, sana tatlo, pero hindi hihigit sa lima. Kasi pag sasama-samahin nyo pa to para magawa nyo yun, pangkata na gawain. So kumbaga sa paglalaba, iwalay nyo yung dikolor sa may kulay. So yung ibang mga may akda o author, mas philosophical, yung iba ay sociological. Ito ay mga disiplina sa social sciences. At meron din tungkol sa education. So syempre, yung tourism management, hindi man siya nasa social sciences o nasa education, eh marami kayong makukuha na RRL o bibliography o reference sa ibang disiplina na pwede natin ihanay dito. So, sige, stop share ko na to at ipapakita ko naman sa inyo yung ating groupings. So, para sa section A, so meron tayong apat na grupo. So, ito ay alphabetical. Binold ko yung mga nakapagtanong na sa akin. So, yung ibang grupo ay inaasahan ko na marirelay nila yung kanilang mga sagot ko doon sa mga katanungan nila doon sa mga kagrupo. Pero sa module 3 and 4, may apat pa rin na grupo pero ito ay nirandomize ko na. So, hindi na magkakasama as much as possible yung magkasama doon sa module 1 and 2. So, apat na grupo pa rin. At sa module 5, so dito na papasokin natin mga babasahin sa Philippine Studies. Kaya nakahati kayo sa mga sumusunod. So meron dalawang grupo para sa Pantayong Pananaw. Meron para sa Sikuluyang Pilipino. Meron tungkol sa Doing Social Research. At ang panghuli ay Pilipinoluyang. So ito ay hindi na lang apat na grupo kundi walo na. So mas kukonti na yung mga miyembro ng isang grupo. So ang training kasi dito ay para maihanda kayo para sa individual na gagawin. At para mas magaan ay ginugrupo kayo sa simula. So para naman sa section B na parating na sa akin, meron kayong mga kaklase na concerned. So yung iba ay hindi daw pala kumukuha ng subject na to. Pero ang batayan ko dito ay nakalagay sa Google Classroom. Tsaka yung sumagot dun sa unang araw ng ating survey. So may pangatlo pa dapat na dokumento at yun yung class list. Yun yung listahan ng mga naka-enroll, officially na registered ng mga mag-aaral. So ganun pa rin, kahit sa section B, meron pa rin apat na grupo. Tapos meron dito mga nagtanong at meron talaga dito na hindi daw kumukuha na ganitong kurso. So sa module 1 at 2, pareho lang, apat na grupo. At sa module 3 and 4, apat pa rin na grupo pero iba na ang inyong mga kasama sa pangkat. At sa module 5 ay ganun pa rin. Meron tayong walo na grupo pero pinubuo na mas kukonti na miyembro at apat na paksa. Nandiyan pa rin Pantayong Pananaw, Sekuluyang Pilipino, Social Research at Pilipinoluya. At para sa huling section, so yun pa rin, yung module 1 and 2 na groupings alphabetical, yung module 3 and 4 ay randomized pero marami-rami pa rin miyembro. So dito, pwede nyo hatiin yung inyong pangkat. Depende kung ano yung struktura ng ating module. Tapos ang huling grupo ay conforme na sa ating, yung module 5, ay mas maliit na grupo pero mas madaming bilang ng pangkat. So, kahit kayo nasa section A o nasa section B o section C, meron tayong mga assignment na. So dyan kayong mag-turn in o magpo-post ng inyong mga gawain at nadyan yung mga paksa o mga deliverables. So makakaiba lang kayo ng
date kung kailan kayo magpapasa. Yung section A ay yung unang petsa, yung section B yung nasa gitna, yung nasa yung pangalawa, at yung section C ay yung huli o yung pangatlong petsa na nakalagay dyan. So ang objective natin, ipapakita ko yung huli ay yung ating outline na sana ay nabasa nyo na. So tapos na tayo sa orientation. Pinakita ko na rin sa inyo mga example ng ating mga papel pananaliksik para sa article. At sinasabi ko sa inyo kung bakit pinapakita ko yun kasi pwede ko kayong i-exempt doon sa ibang mga gawain kung magagawa nyo ng tama. At ngayon yung iba, huwag nyo na maisipin na mali yung ginawa ninyo ay hindi kayo exempted. Pero ibig sabihin doon ay para motivated kayo, gawin natin ang tama natin gagawin. So nandito tayo sa pagitan ng ikalawang bahagi, yung format, at yung pangatlong bahagi, yung problem and its background. So ito yung mga bahagi ito ng chapter 1. So sabi ko, yung module makakatulong para tugunan yung ating mga kahingian o requirement. So yung chapter 1 ninyo ay depende kung yung problem o objective 3 nyo. Yung review related literature nyo, doon manggagaling sa annotated bibliography, at yung pangatlong bahagi ay yung 4x4 na framework, yung chapter 3 na may kinalaman sa method at procedure. So ngayon, tungkol do sa proposal presentation, so hindi nyo na kailangan mag-present kung matatapos nyo ng mas maaga o nasa oras yung chapter 1, 2, at 3 ninyo. So kung tatanungin nyo kung individual, yes, individual to, pero kung maghahanap tayo ng alternative, pwedeng yung module 5 na groupings ang atin i-adapt, pero papayuhan ko kayo kung pwede kayo mag-proceed, depende sa inyong progress. So ngayon, kung marami pang mga tanong, sana ay marami din tayong naisagot, at yung ibang mga tanong pwede nyo sa akin i-direkta. Pero pwedeng kausapin nyo din yung inyong mga kaklase. So yun lang, maraming salamat, at dadalo din ako muna ng mga gawain natin sa akademya. So yun, meron tayong konferensya ngayon araw sa Bogor, Indonesia, kahit na dito tayo sa Pilipinas, ngayon araw at bukas, September 14 at 15. At sa darating na 16 at 17 ay meron pa tayong konferensya sa University of Hawaii sa Manoa. So kahit wala tayo sa US na territory ay yung posible dahil sa teknolohiya. So sana ay makatulong lahat ng ito para matapos natin yung ating mga gagawin para sa TCP 317.1, yung chapter 1, 2, at 3. So sana ay nabasa natin readings, at makausap natin ating mga grupo, at makapagpasa tayo ng mga deliverables o mga kahingian natin. So maraming salamat at magandang umaga.